Advokasi ang pangwika. Ang wika ay magagamit bilang instrumento ng komunikasyon ng mga mag-aaral upang ipahayag ang damdamin, pangangailangan at iniisip sapagkat ito ang ginagamit sa pakikipagtalastasan at pakikipag-ugnayan sa lahat ng pagkakataon. Ginagamit ng tao ang wika bilang instrumento ng komunikasyon. Ito ang ginagamit natin sa pakikipag-ugnayan tulad ng pakikipag-usap o pakikipagkwentuhan sa ating kapwa. Limbawa pa nito ang guro. Ang guro ay gumagamit ng wika, wikang Filipino, panturo sa mga mag-aaral. Ang bansang Pilipinas ay binubuo ng 120 hanggang 127 mga lingwahe. Halimbawa, ito ay Tagalog, Cebuano, Tausog, Blaan, Tibuli, Igorot. Yan ang mga tribong gumagamit ng mga wikang Filipino. Ang kahulugan ng lingwahe ay wika. Ito ay ang wika na ating sinasalita o ginagamit sa pang-araw-araw. Nagmula ito sa wikang Espanyol na siyang ginamit na rin natin dito sa ating bansa. Ginagamit natin ito upang magpahayag ng damdamin at mga kaisipan. Binubuo ito ng mga iba't ibang tunog at simbolo na ginagamit sa pakikipagtalastasan. Sa kasalukuyan, napakaraming lingwahe ang makikita hindi lamang sa ating bansa, kung hindi pati na rin sa buong mundo. Ang wika ng isang grupo ng mga tao ay nakakadepende sa lokasyon, bansa, kultura, kasaysayan at iba pang salit. Halimbawa na sa wikang ginagamit ng ibang bansa. Narito ang ilan sa mga limawa ng lingwahe. Filipino, wikang Filipino, wikang Ingles, wikang Japanese, wikang Chinese, Korean, wikang Thai, wikang French, wikang Spanish at wikang Italian. Yan ang mga halimbawa ng wikang ginagamit ng iba't ibang bansa. Pagyamanin natin ang wikang atin. Ang ating wika ay mahalaga sapagkat ito ang pagkakakilanlan sa ating bilang isang mamamayang Pilipino ng bansang Pilipinas. Wikang Filipino ang gamit natin bilang isang instrumento ng ating pakikipag-usap. Ito rin ang gamit natin upang tayo magkaisa. Ang ating wika ay mahalaga dahil ito ay sumisimbolo ng ating mga pagrespeto sa ating mga bayani na nakipaglaban noong unang panahon laban sa mga dayuhan. Inalipin tayo ng iba't ibang dayuhan pero kahit na tayo't nasakop noon, hindi pa rin nawala ang wika, ating wika na siyang kinagisnan noon ng mga mamamayan. Ngunit ngayon, ngayong henerasyon, ay para nawawala na sa atin ang ating wika dahil mas ginagamit pa natin ang wikang Ingles kaysa sa ating wikang Filipino. Hindi na ito nabibigyan ng halaga ngayon. Ang pagkalimot sa ating wika ay parang binasura. Binabasura na rin natin ang mga sakripisyo ng ating mga bayani. Kaya huwag tayong magpadala at ating payamanin ang wikang Filipino.